ang sabi niya 2 to 3 months. Tapos ngayon naman 3 to 4 months. Ang sabi ko, parang palayo ka na ah. Ako, wala akong bank statement. Kaka-uwi ko lang ng Dubai, so yung pera ko, na-withdraw ko na lahat. Paano ko ma-upload ako sa immigration? Kasi nakabuka sa amin, ganito ganun. E, pagdating ko sa immigration, upload na nga. Malaki ang chances mo na baka ikaw ay mabiktima ng human trafficking. During po the interview, nakakita po ng maraming red flags yung ating immigration officer. Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo para idulog yung problema ko tungkol sa pagplano ko po magbakasyon sa Hong Kong. Kaso sa rason na na-upload ako, nagpabook ako ng ticket at saka hotel sa Red Panda Travel and Tourism. So ngayon, gusto ko sana kunin yung refund ko kahit sa ticket man lang kasi nag-email ako sa Cebu Pacific. Tsaka yung pamangkin ko rin, nag-asikaso doon, sabi niya, ang pera andoon na daw sa travel and tourism sa Red Panda. Tapos itong Red Panda, palaging nag-ano sa akin, nag-send ng screenshot na wala pa daw yung pera. Ang dami-dami niyang mga rason, 4 to 6 months, ganun, 2 to 3 months, 3 to 4 months. Pero dinideny niya na wala pa daw yung pera. Pero ang sabi ng pamangkin ko, auntie, andoon na yung pera. Mo lang doon sa travel and sa Red Panda. Ang concern ko lang sana kahit may bigay lang naman niya yung pang-ticket ko para naman may pera ako na panggastos ko habang naghihintay po ako sa flight ko pa Dubai ulit. Sir Ben, sana ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Pero ang tanong dito, since nga kung na-offload siya, kung marirefund ba? Pero nangako naman daw ang Red Panda na on process na yung refund, but it will take 2 to 3 months. Kaya nga sir, bakit matagal? Kasi andyan na daw yung pera, sabi ng pamangkin ko. Tapos nung una sabi niya 2 to 3 months. Tapos ngayon naman 3 to 4 months. Sabi ko, parang palayo ka na ah. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, ako wala akong bank statement. Kaka-uwi ko lang ng Dubai, so yung pera ko, na-withdraw ko na lahat. So wala akong bank statement. Paano ko ma-offload ako sa immigration? Sabi, hindi ma'am, hindi ka ma-offload ma'am. Kasi maraming customer namin, smooth naman ang successful naman ang magdala ka lang ng cash. Di nagdala ko ng cash ng 91,000 pesos. Sabi niya, cash na yan ma'am. Wala kang problema ma'am kasi nakabuka sa amin, ganito ganun. E, pagdating ko sa immigration, upload na nga. Ano pong dahilan? Bakit kayo na-upload? Wala daw ko bank statement. Wala daw yung sponsor ko. Di ko daw kasama. Dapat daw kasama ko. Baka daw may human trafficking ako. Pero are you currently employed, ma'am? May trabaho po ba kayo? Ngayon, nag-apply ako ulit. Pabalik sa Dubai. Nung araw po na hindi, or mga panahon. Kasi ka-uwi ko lang. Wala kang trabaho. Kaya wala ka rin na-provide na bank statement. Wala po. And then, nung sinasabi po ng immigration sa inyo na wala ang sponsor nyo, anong ibig sabihin ng immigration nun? Sabi niya na dapat daw andoon daw yung sponsor mo kasi hindi daw pwede yun na ikaw lang doon magtutor ano daw gagawin ko. Sabi niya, dapat kasi may bank statement. Sabi ko sa kanya, ma'am, may pera ako. Anong kailangan sa bank statement? Sabi niya, wala kaming pakialam kung 2 million yung pera mo or kung ano magkano yung dala mo. Ayan ang rules and regulation nila. Yes, tama naman po. Naman po sa immigration, talagang ganun po yung mga requirements. Anong purpose mo sa Hong Kong? Bakasyon lang po, para i-unwind ko yung sarili kasi na-stress ako sa palaging UTI, ang laki na ng gastos namin. Ma'am, no, nandito si Sir Ben, no, para kausapin ka hinggil sa problema mo. Sir Ben, magandang umaga po. Yeah, magandang umaga. Pinakikinggan po nga nanina. Well, anyway, nakikita akong gusto niya talaga refund, sir. And naghahanap talaga siya na wala siyang kasalanan kundi sa travel agency. Maaring gusto niya sabihin niyo sa travel agency, nagkaroon ng miscommunication, dapat, yun nga, kung siya'y sumama sa group tour, mas malaking chance niya. Kasi group tour, babalik siya. Pero yung solo siya pumunta, nagkaroon ng problema dyan sa immigration. Nakikita ko sa kanya, gusto yung sabihin, victim siya talaga at may kasalanan dito ang agency. Pero dapat malaman ni Retsi, kung nakikinig sa ating yan si Retsi, hindi control ng travel and tours. Kung anong utak ng immigration, iba ang immigration pag dumingin, ipaprofile yung sinasabing lalabas ng bansa. Maraming regatitos na hahanapin yan. In this case, nagtanong-tanong. Walang masama kung tatatravel ka sa Hong Kong. Pero siguro dito nagkaroon ng conflicting statement yung boyfriend niya sa Germany. Pupunta siya ng Hong Kong. Wala siyang kasamang sponsor. Mag-isa siya. Baka kasi ang nangyari, ang kanyang boyfriend sa Germany, siya pupunta ng Hong Kong. Red flag na yan sa immigration na posible siya aalis, not really to go sa Disneyland kundi pupunta ng Hong Kong and eventually jump the direction to Germany, which is dito ang pa-profile ng immigration, sila nakakaalam yan. Ginawa ng travel and tours kasi sabi niya paano siya pasasama sa group. Nasa Cebu siya. Ang ibig sabihin ng group, sama ka pag alis mo papunta ng Hong Kong, you belong to a group tour na binook ka ng travel and tours. Pagkatapos hindi ka mag-isa,
pati mga accommodation mo, isang bus lang kayo, iikot-ikot kayo, may tour guide. Malaki ang chance yung maaprobahan. In this case, mag-isa siya. Personal siyang profile. Unlike yung sa group tour, makikita. Sa group tour kasi may itinerary na. Meron. Saan kayo, saan hotel kayo titira? Saan kayo, ano yung mga pupuntahan ninyo? Saan kayo maglilibot-libot? And pag sa group tour kasi, parang manage. Pag ikay pupunta mag-isa, at hindi mo kasama yung principal mo. At ang principal mo sa Germany, at ikaw lang mag-isa mag-tour, yung mga tanong ngayon, naging red flag sa immigration. Ito yung naging nangyari sa iyo eh. Pre-no-file ka, in-interview ka ng immigration base doon sa kanilang nakikita na malaki ang chances mo na baka ikaw ay mabiktima ng human trafficking. Hindi ikaw mag-human trafficking. Ikaw ay mabiktima ng human trafficking. Malaki, malawak ang definition ng human trafficking. So yun ang nakikita siguro ng immigration. Mas risky na kasi una nakikita, Dubai ka nagtrabaho. Okay naman yung passport mo. Eh nagtatanong sila. Eh dapat ikaw ay nagtatrabaho. Sa halip magtrabaho, ikaw ay nagtutur. This time magtutur ka. Although walang masama kung ikaw magta-travel, eh siguro kung OFW ka, tapos you belong to a group tour para mag-unwind, talagang seryosong tour yan. Pag sinabing Disneyland, para sa bata yan, pamilya. Pag ikay mag-isa, kasama mong fiancé, sa edad natin yan, sa edad nyo yan, parang mukhang asiwa. Kasi kung sisisihin natin itong agency, feeling nila dahil lumalabas ka na sa bansa, eh hindi nila control sa immigration. Ang immigration ang nag-offload sa'yo, hindi yung agency. Tama, sir. Sir Ben, actually po, nasa kabilang linya si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Sige. Mas naintindihan nila sa Department of Justice, ilan ang tipnaan dyan yung mga immigration. Siyempre may ugnayan din niya sa DMW, iba sa Department of Migrant Worker. Ma'am Dana Sandoval, magandang umaga po, spokesperson ng Bureau of Immigration. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyo, kay Betsy po, at kay Sir Ben, salamat po. Napakalinaw po talaga nung pag-explain yan. I think a lot has been covered already during the discussion po kanina. So, ayun po, ma'am, no? So, siguro sa part lang po ng Bureau of Immigration, no, na manggagaling din po sa inyo, na si Ma'am Retsi po ay naiintindihan niya naman po yung sinabi ni Sir Ben. But I think it's better po na Ma'am Dana na i-explain po natin sa kanya yung sa part ng immigration kung bakit po siya na-offload po. Sige po, ma'am. Yes, tama po yung nabanggit ni Sir Ben during po ng, although I would have to get po siguro the finer details of this incident, pero during po the interview, from what I see po, nakakita po ng maraming red flags yung ating immigration officer. Kaya po nakita na mataas ang vulnerability na tayo po ay mabiktima pagdating po doon sa bansang pupuntahan dahil marami pong bagay ang hindi nagtutugma doon sa ating sinasabi at doon po sa mga nakikita, doon po sa dokumento, marahil na present po ng ating pabiyahe po na kababayan. Kaya po yun ay naging rason kung bakit po ang immigration ay hindi po napayagan ang kanyang biyahe dahil hindi po nakikita ang pagtugma ng documents po niya at ng kanyang purpose of travel. Siguro, ma'am, no, one thing na lang na banggit naman na lahat kanina, any advice po, no, sa mga gustong mag-tour, no, sa ibang bansa para maiwasan po nila yung ma-offload po? Sige po, Ma'am Dana. Yes, una po sa lahat, kung tayo po ay magbabakasyon, let's make sure po na talagang this is for tourism purposes only, no other purposes po, like transiting or going for other purpose po, like working. Kung turista po talaga, kung trabaho po talaga, at kailangan match po ang ating documents sa ating purpose of travel. If we are tourists, then we have tourist documents. If we are bound for wherever to work, hindi po pwedeng tourist muna and then later work po. And if we are going on a vacation, of course, it's always best to know po kung ano yung mga detalye ng ating biyahe. Hindi po natin dapat yung pinapaubaya sa kung sino na ay ikaw na lang ang bahala sa lahat ng detalye ng biyahe nyo, biyahe ko, at pupunta na lang ako doon. You should be able to know and explain what you are going to do in the foreign country. Not just because of Philippine immigration, hindi lang po dahil sa immigration ng Pilipinas. Dahil maaari din po tayo, may immigration din po sa ibang bansa at maaari po tayong matanong about these things. Doon naman po sa bansang pupuntahan natin, napakarami rin po tayong mga kababayan na nakoconsider as inadmissible, meaning hindi po tinatanggap ng port of destination yung kababayan po natin because of similar matters, inconsistencies po doon sa mga documentation niya at saka doon po sa mga sinasabi po ng individual. Detalye. Ma'am Dana, good morning po.
Good morning. Ma'am, dagdag ko lang kasi isang ano po sa sinasite ni Madam, yung regarding daw po sa kanyang bank account. Na sinasabi wala siyang bank account, walang laman, at ang dala niya ay cash lang. For informational education na naman, Dana, please enlighten us siguro, no, regarding po doon sa sinasabi niya na walang laman ang kanyang bank account. Possible po ba isa sa red flags po yon? It's not a make or break po. Halimbawa, ang pupuntahan mo ay nanay mo, kung kahit naman wala kang pangtustos sa iyong sarili, ay nandoon naman ang nanay mo that will support you. But it's one of the things that our immigration officers are looking out for. Tinitingnan po natin kung kayang sustentuhan ng individual ang kanyang sarili for the entire duration of the stay. Marahil po, during the interview, nakita may mismatch doon po sa kanyang financial capacity nung time na yon, nung siya po ay yung pangtustos niya po sa pang-araw-araw niya in Hong Kong, doon po sa actual length of stay niya doon. Kasi isa po yan sa tinitingnan, kung kaya mo po bang kumain ng 3 beses sa isang araw during your vacation. If meron makita po ng immigration officer na hindi, then it prompts the immigration officer to ask more clarificatory questions na bakit ganon, when supposedly tourism on kung tayo po ay iisipin natin to logically, ang turista po ay ang mga nagtuturista ay extra money ito. So mamamasyal ka, kakain ka sa labas, etc. So if makita na you are not able to support yourself for the entire duration of the day, then that's considered as a major red flag po sa ating mga immigration officer. So hindi necessarily yung bank statement po, but yung kakayahan mo na suportahan po ang sarili mo sa buong biyahe. Ma'am Dina, maraming salamat po dun sa naibahagi nyo sa aming programa, Ma'am Dana. Always welcome po. Salamat din po. Thank you po, ma'am. I don't know kung ano, telling me sa Richie, ano bang may tutulong talaga namin sa iyo? Ay, ano lang siya, wala man ako ano doon sa ano, sir. Paano ka namin matulungan ba? Yun lang ano ba? Yung refund lang, sir, kasi ubos-ubos na yung pera, sir, eh. Ayaw nung padala ng fiancé ko, tapos yung pera na yan, pabayaran ko yan sa kanya, sir, eh. Kaya pangit naman na ano, nawala na yung pera niya na. Okay, ganito na lang, Richie. Hindi mo kasalanan, explain mo na lang doon sa fiancé mo. Opo, sir. Nakikita ko naman na ang fiancé mo seryoso sa iyo. Bakit hindi mo na lang papuntahin ang fiancé mo rito? Mag-tour na lang kayo. Napakaraming magandang tanawin sa Pilipinas. Makakadagdag ka pa ng era sa tourism natin, sa mga taong paglilibutan ninyo. Nandiyan naman yung Bohol, nandiyan yung kung ano, Palawan, kahit saan mo pwedeng puntahan. Marami dito magandang tanawin. Pupunta ka ng Hong Kong, si Mickey Mouse lang makita. Daming matagadyo sa gilid-gilid. Ayun, naintindihan nyo naman, ma'am, yung sinasabi. No? Sabi nga ni sir, wala kang kasalanan doon. Pwede mong ipakita sa kanya yung ano mo, kung anong dahilan kung bakit ka na-off. Alam naman niya, ma'am, eh. Yeah, yun, ma'am. Pinaintindi ko sa kanya, eh. Kung mahal ka niya, maintindihan ka niya. Nakaba? So, yun, oo. Saka yung sa ticket na yan, eh, kumbaga pera lang yan, pero mababawi mo yan. Okay, so Cebu Pacific, the refund only applies to cancelled flight. Hindi naman cancelled ang flight nyo po. The flight proceeded. Kumbaga natuloy po yung inyong flight. Hindi siya nakasakay kasi na-offload siya. Flight gets cancelled due to weather. Yung act of God, ma'am, sinasabi, kung bumagyo, hindi maganda yung panahon, aircraft technical reasons, pag ganyan may refund. Sabi, refund also applies to medical case. Hindi nakasakay kasi nagkasakit. Passenger must present medical certificate stating not fit to travel, among few other requirements. Okay. In this case naman, ma'am, sa case nyo daw po, refund does not apply. So, malinaw po ba, ma'am? Yung sa inyo kasi nagkatuluyan yung transaction, kataon lang, hindi kontrolado ng ano, na-offload po kayo. Pero, ma'am, let's see, ito pong statement ng Cebu Pacific. Ano po siya, ha? Pertaining to the flight ticket. Yun po ang sinasabi na hindi nyo pwedeng i-refund. Pero dahil gusto mo nga malinawan din kung pwede mong i-refund yung binayad mo dun sa mismong buong tour sa agency, susubukan nating tawagan yung agency nyo, ha? Huwag po kayo mag-alala. So, higit sa sumbungan, imbestigahan anong mga reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag ipabitag mo.